lang ko ba naririnig to? Relax, relax lang pag may time. Saan po ba galing yun? Sige po, punas muna kayo ng pawis. Huminga kayo ng malalim. Kung napagod po kayo, uminom ng tubig. Kung nauuhaw, para nang sa gayon, kung kayo man ay pinawisan, tuwi lang napalitan ang tubig na tumagaktak o lumuwal sa ating mga katawan. Tunay nga pong mapapalad tayo ngayon at tinawagan ng ating Ama, sapagkat marahil napakarami pong tinawagan, subalit ito po, ilan po tayo ngayon? Ano po? Ano po? May hangover pa daw po. Kagaya po ng tinuran ko kanina, mayroon lamang pong mangilang-ilan na nagtitipon sa kanyang pangalan kung tuwirang ang kanilang mga puso ay tuwirang ang laman-laman ay ang ating Panginoon, tuwirang na pong nagagalak siya. Amen po ba? Kaya, yamang kayo'y medyo nakapagpahinga na. Yung po bang mag-share, medyo nakarelax-relax na. Tita Ne, okay ka na ba? O medyo humihingal ka pa? Sige, hinga ka muna, hinga ka muna. Kami naman po ay makapaghihintay. Amen po ba? Sino po ang nandito kahapon? Maraming maraming salamat po at kayo po ay nakibahagi sa kaarawan po ng aking mahal na kapatid na si Apo Conching. Alam niyo po, puspos ng kagalakan ang kanyang katauhan sa naging kaganapang kahapon. Ano po? Sapagkat nandiriyan kayo para siya ay mahalin, alayan, para siya ipanalangin at suportahan. Amen po ba yon? Kaya mga galak po kayo na tuwirang ginagamit po ng ating Panginoon para sa kanyang katauhan, na tuwirang nakapagbibigay po ng kagalakan, inspirasyon. Sapagkat, nagagalak po ba ang ating Ama kung wala siyang makikita dito? Hindi po, no? Nakalulungkot naman po yata yun. Ano po? Kaya maraming maraming salamat po at kayo po ay tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon. Sapagkat, hindi niyo po kalooban yan, kundi kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat, di po ba napakarami pong tinatawagan? Subalit, ilan nga lang nga po ang tumutugon. Ano po? Aming daw po ito na pag dumakot ka sa iyong palad, yung buhangin po ba? Di po ba ang buhangin, napakarami nalalaglag kesa po natitira? So, ganun din po yung mga taong matitira na matimyas. Ibig sabihin, yun po yung mga makakarating sa kaluwalhati ang walang hanggan. Kaya magbata-bata po tayo. Ano po? Tita Ine, nakarelax ka na ba? Nakahinga ka na ba? Okay ka na ba? Yun po. Ating pong palakpakan ang buhay na Diyos para sa kanyang katauhan na kung saan nga po ang kagalakan ay tiwirang ibinahagi sa kanya ng Ama. Kaya po siya makapagbabahagi sa araw na ito. Tita Ine, kayo na po. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa akin po nangyari nung first Wednesday nitong September, yung mister ko po kumakain nung gabi, ang ulam niya hipon. Ang sabi ko sa kanya, konti lang ang kain ng hipon kasi tayo, matataas ang dugo natin. Ang dugo ko, hindi ko pinapansin na tumaas gawa ng hindi na ako nagiinom ng gamot. Ngayon, nung mga siguro po, mga alas 12 ng gabi, nagbangon ako. Ba't ka ako ikaw eh nakaupo dyan? Ako kanya nauulaw. Bakit ka nauulaw? Nagpunta po dun siya sa banyo. Oh, bakit ka sumusuka? Sabi ko po sa anak ko, anak, gumising ka. Kunin mo yung pambipin natin, ibipo mo ang tatay mo. At baka mataas ang dugo niya. Alam nyo po, binipi 140 over 100. Naninigas daw ang tiyan niya. Kinuha ko yung ipi kasi, pinunasan ko, nawala naman ang paninigas ng tiyan. Ngayon po, pinaglaga ko ng dahon ng bayabas, pinainom ko. Ngayon ang sabi ko sa anak ko, total na kalabas ang pambipi natin, ibipo mo nga ako anak. Kaya po buhay ang Panginoon at nagpapasalamat ako. Noong po tumaas ang dugo ko, 2012, doon pa lang ko nagpupunta sa Quiapo, sa chapel, sa amin, sa Baklaran. Ang dugo ko, 180 over 100. Nahihilo ako, nagsusuka. Dinala pa ako sa ospital.
Ngayon po, nung ako'y pumupunta rito, may nagsabi nga po sa akin, sabi po ni Mother of the House, may darating mang pagsubok sa akin, malalagpasan ko. Pero hindi ko po inaasahan yon. Dahil na, wala naman ako inaasahan pagsubok, bahala na. E rin na nga po, nung dumating, kay buti ng Ama, nagpapasalamat ako, nung nagising ako ng alas 12, binipi ako ang dugo ko, 190/120. Wala akong naramdaman, hindi ako nahilo, hindi ako nangatog. Ang natatakot yung anak ko. Nanay, iminom ka ng gamot, lagay mo siya ilalim ng dila, may gamot ka ba? Oo, hindi na ako umiinom. Nanay, sabi niya, lagay mo siya ilalim ng dila. Nung pong ilagay siya ilalim ng dila, hindi bumaba ang bibi ko. Ang sabi ng anak ko, nanay, wala ka bang naramdaman? Wala. Takot na yung dalawang anak ko. Ngayon, natatakot ang anak ko. Anak ko, huwag kayong matakot. Sabi ko sa kanila. O sige, kumuha ka na ng sasakyan. Sabi niya. Tinawag ko naman yung inaanak ko sa kasal. Johnny, ako pa ho ang naghanap ng sasakyan. Punta ka rito. Ang ninang mo, dadali sa ospital. Ah, ninang, ba't dadaling ka sa ospital? Ang lakas mo magsalita. Basta, pumunta ka rito. Nang pupunta na ho namin, nung pumunta na inaanak ko, ngayon, nagbihis pa ako, nagsiyar pa ako, nagtupras. Nanay, ang tigas naman ng ulo mo, kilos ka pa ng kilos, mataas ang dugo mo. Anak, huwag kayong matakot, wala akong naramdaman kahit na ano. Ba't kayo ligalig na ganyan? Sabi ko sa mga anak ko. Eh ngayon, bumaba na po sila, nakapagbihis pa ako eh. Nanay, ang tagal mo, sabi, huwag ka nang magbihis. Nakakahiya sa doktor, nakasuot pa ako ng pantulog. Then nagbihis ako. Bakit ang tagal mo? Pumasok po ako sa kwarto ko. Sinabi ko sa ama, Ama, banala espirito, huwag po ninyo ako pambabayaan. Gabayan niyo po ako sa pag-alis ko. Ako po may santo sa amin na hindi ako humahalik. Yung pong oras na yon, ito pong tablet na ito, hinalikan ko magkabila. Panginoon, huwag mo akong pababayaan. Pagdating po sa hospital, ang dugo ko pa rin 190/120. Wala ka ba yung naramdaman? Wala. Sabi niya, oh, dito ka lang. Punta mo na ako sa CR. Hindi, magpaka. Hindi, kaya ko. Lakas naman ng loob mo, ang sabi sa akin. Wala namang kako ko nararamdaman. Tapos, oh, sige. Ako na lang aakit sa kama, kaya ko naman. Ba't sasaksakan mo ako sa swero, ang lakas-lakas ko. Inay, ang kuwan mo, ang dugo mo mataas. Ang isasaksak ko na sa'yo, yung liquid na sa swero, pararaanin natin sa ugat. Siguro pa mga isang oras, ang dugo ko 139/80. Bakit ang bilis naman bumaba ng dugo mo? Sabi ko nga sa inyo, wala akong nararamdaman. Sabi ko, mga bandang 5, tinanggal na ho ang swero ko. Sabi ko, uwi na ako ng alas 6. Muwi ka kanya alas 7. Kaya po tayo, ang masasabi ko sa mga mataas ng dugo, huwag niyong pansinin, bago matulog, mag-chaplet tayo. Kung nagigising po tayo ng alas 3, mag-chaplet pa rin po tayo. Basta't ang Panginoon nasa isip, nasa puso, hindi po tayo pababayaan. Napakabuti po ng Ama't napakabait siya. Naramdaman kung sa ngayon ay ako'y nagpupunta rito. Talaga pong laging masama ang puso ko. Basta't nasa isip at nasa puso ko siya. Kaya po muling ako po'y nagagalak. Na ang dumarating pagsubok sa akin, nalalagpasan ko. Kaya salamat sa Ama, walang pinaramdam sa akin, ako'y nanghina, nananlata, na ganun po. Samantalang hindi pa ako talagang ganun na gumigising ng alas 3, nang hindi ako nagchachaplet, sa 180/100, hilong-hilo na ako bago ako makarecover, siguro po meron isang buwan. Kaya po ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Manalig po tayo sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan ng mahal na Ama. Hanggang dito na lang po. Salamat sa inyo. Maraming salamat, Tita, sa pagbabahagi mo. Tuwiran nga pong ang biyaya ng Ama ilaganap. Iman po ba ang sino mang sa kanya nagpapakatotoo, tuwirang nananalig na nanampalataya ng lubusan, ay tuwiran nga pong makatatanggap ng biyaya. Iman po ba? Di po ba biyaya yung katatagan? Tapang, ano po, na nakamta ng ating kapatid? Yun din po ay makakamta natin kung tuwirang iaandog natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Amen po ba? Naantok po ba kayo? Napagod po ba kayo kanina? Hindi naman, ano po. Kaya po ang tatawagin ko po ngayon ay ang aking kapatid na si Tita Ine, Nene ng Navotas. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katawan.
magandang umaga po sa umagang ito sa inyo po ng lahat. Matagal na rin po akong hindi nagbahagi. Siguro po mga 10 taon ng mahigit. Dahil sa nangyari po sa akin, talagang gustong-gusto ko po na magbahagi at magpasalamat sa mga dumamay sa aking pamilya. Kaya lang po, pati maiisip po, tumutugulo ang luha ko. Hindi ko rin po nang magsimula po ako rito ay 2098 tungkol sa mister ko. Kaya po kami nakarating dito. Dahil siya po ay may sakit. Ayaw na po niya magpapasok sa ospital. Ang hiling niya sa akin ay magpunta na lang kami sa lahat ng simbahan. Na inakapagturo po sa akin kaibigan ko na magpunta po rito. Kaya po kami ay nakarating. Pagpasok po rito, tapos na dumating po kami rito, ay wala nang gawain. Nang ako po ay pumasok din sa loob ng dambana, mayroon akong naramdaman ng kaiba sa aking katawan. Kaya po, pumasok kami na upo. Ang sabi po nila, kinabukasan na kami bumalik. Kinabukasan po, sabi ko, sige, balik tayo. Kasi kakaiba ako ang naramdaman ko sa loob ng dambana. Sabi ko sa mga kapatid ko at bayaw ko, sila po ang mga dumamay sa akin. Nung kinabukasan po na bumalik kami, nakapila po kami, pumila po kami, na makapila, tumabas po ang mahal na apo. Siya po ay nilapitan niya po ako. Ang sabi niya po sa akin na, alam mo ba na mabigat ang karamdaman ng mister mo? Napatungo po ako dahil yun din po ang sabi sa akin ng doktor na kahit anong oras po ay pwede na siyang bumigay dahil ang kanyang puso po ay nalalanta. Kaya po nung sabi ko niya, ayaw niya basta manalig ka, ibigay mo ng mapayapa at bigay at buong puso mong tanggapin. Tatagan mo ang kalooban mo. Ang mahalaga ay makilala niya ang Panginoon at makilala siya. Napatungo na lang po ako. Nag-shampoo kami rito. Nang pumunta po kami rito, talaga pong ang mininom niyang gamot sa sakit ay kailangan po 3 beses lang maghapon ay inaabot lang po ng 4 oras sa po ay hindi na makatagal sa sakit. Nang kami nakarating po rito at nag-shampoo na pangatlong araw pa lang po ay hindi na siya nakainom ng gamot dahil nawala na ang sakit. Hanggang sa ano po, hanggang nakatapos po kami ng 9 na araw. Nang kami po ay makatapos at umuwi na po ng Nabotas, dahil dito po kami tumuloy sa Baliwag, inahatid kami ng kapatid ko. Nung makatapos po kami rito ng 9 na araw, naging maayos po siya. Lagi po kami nagdadasal, nagcha-chaplet. Totoo po, mahiwaga ang chaplet. Totoo po ng andang bangaan ang to, ang tumuang mahiwaga po. Ako po ay tiga Nabotas pa. Tumutungo kami rito. Sa ngayon po, ako na lang mag-isa ang nagpupunta. Hindi po ako sumasabay na sa mga kapatid ko. Dahil namatay po ang mister ko. Pagkaraan po ng 4 na taon, namatay naman ang isang anak ko. Pero patuloy po ako narito. Dahil naramdaman ko na talagang nung una po nagtatanong ako nung aking mamatay ang anak. Nasabi po sa sarili ko, bakit ganun? Bakit nawala ang anak ko? Alam pong walang sakit. Pero ako na rin pong nakasagot sa sarili ko. Siguro pinasagot po ng mahal na ama. Ipinakita niya sa akin nakapaligid sa amin dahil ako po ay may tindahan. Nakikita ko po ang mga tao na sila po ay magdamag na minsan po umiinom na kalupasin na sa daan. Bakit kaya ko sila hindi kinukuha samantalang ang anak ko bakit kinuha? Bakit kaya ko ang mga pulubing, mga hindi ko nga kain, marumi ang kinakain? Bakit sila hanggang ngayon buhay pa? Natanong ko yung sarili ko nang una. Nagpahinga po ako nang punta rito. Siguro po isang buwan akong hindi nagpunta o mahigit pa.
Dahil nagtatanong ako bakit nagkaganon. Pero nang bandang huli po, kalilinga ako, nilalabas ako ng daan. Nakikita ko yung mga nakapaligid sa akin at naano ako po ang aking anak. Nasigaro talaga palang oras na niya. At siguro po, kinuha na rin siya ng Panginoon para siya maging masaya sa kabilang buhay. Dahil sa bilang ina, sa nakita ko masakit bilang ina, na nawala ang anak nyo, alam ko wala naman siya sakit. Pero sa pagmuni-muni at pag-inilay-nilay, na ano ko na kinuha na ng Ama para maging masaya sa kanyang kinaroroonan. Dahil ang nangyari sa anak ko, nagkindalawa ang pamilya niya, tinguwi siya sa isa, galit na sinasalubong mula sa anak at ano. Pag umuwi doon sa kapila, galit pa rin ang inaabot niya. Sabi lang, ina, wala akong magawa, hindi ko matumat. Hindi ko rin masabi na kung sino piliin niya dahil pareho siyang may anak. Nararamdaman ko bilang ina na nahihirapan siya. Kaya wala po akong inano kundi sabihin ko sa kanya, kayaanin niya. Napakatatag siya. Kaya ako na rin po ang sumagot sa nangyari sa anak ko na siguro hindi lang makapagsalita rin ng anak ko at ano rin ang nakitang hindi masaya ang anak ko dahil puro galit ang nangyayari. Kaya bandang huli po, bumalik po ako ulit rito at narandaman ko, anak, inaano ko ng Panginoon, di ba, na tinuturo ako ulit rito. Bumalik po akong muli. At alam ko po na siya ang gumabay sa akin at nagpalakas ng loob ko. Hanggang sa ngayon po. Kaya, at naramdaman ko rin ang pagtulong at paggabay niya sa akin kahit ako po ay nag-iisa. Kaya, at yung lakas ng katawang ko ibinibigay po niya, alam ko po sa kanya galing. Kaya ako po, sa lahat po ng mga tumulong sa amin at nagdasal nung matay po ang aking anak, ngayon lang po ako makapagpapasalamat dahil siguro alam na niyo na kaya ko nang ibitawang ang mga salita ko. Salamat po sa lahat ng mga nagtumamay sa aking anak. Salamat po sa inyo at sa mahal na Apo. Mahal na mahal ko po kayo, mahal na Apo. Alam ko pagdamay niyo, hindi bilang ano, kahit bilang tao. At bilang kaibigan, alam ko kayo karamay namin. At sa aking mga kapatid, sa mga nakita ko, ang pagkapagaling kay Angelito Lacson, na kapatid na payo ko, sila rin ang dumamay sa akin, kaya ako, nagpapasalamat sa Ama. At nakarecover din po ang aking bayaw. At ang hiling ko po sana nga sa Ama, na maging masaya ang pamilya ko sa kabilang buhay. At nagkakasumangi ako sa magsawa ng pag-abay sa akin. Kaya po, inuulit ko, ang lakas ng katawan ko, paglakas ng kalooban ko sa kanya nang gagaling. Alam ko, lagi siya lang ang nasa kalikod ko. Salamat po. Salamat din po sa inyo lahat. At sana po, huwag tayo makalimot sa kanya. At sana rin, wala pa ma. Salamat po sa inyo. Sa mahal na Apo, hindi po ako nakarating kahapon dahil kaarawan niya. Sana, mahal na Apo, happy birthday po. Sana lagi kayong malakas din po na para sa amin ay matulungan niyo kami lahat. Salamat po. Maraming salamat, Tita, sa inyong pagbabahagi. Mahal po kayo ng Ama. Ano po? Na bagamat nasasaktan po kayo sa tuwing nang naaalala niyo ang inyong mga mahal sa buhay, subalit nandoon po yung katatagan para nang sa gayon maharap po ninyo kung ano man yung mga pinagdaraanan ninyo. Amen po ba? Kaya po sa tuwing na huwag niyo pong kakalimutan ang mga mensaheng ibinahagi sa inyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching nang sa gayon yung pong katatagan ay patuloy na manahan sa inyo. Amen po ba? At di po ba takda-takda ang lahat? Maaaring hanggang doon na lamang po ang inyong mahal sa buhay. Amen po. Tulog na po ba kayo? Hindi, gising. Ano po? Sapagkat meron pa pong mga magbabahagi. Ang susunod ko pong tatawagin ay Buhat po sa Valenzuela, atin pong palapakan ng buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Tita Modesta.
Muli, magandang umaga sa hapong ito. Sino po ba ang nandito kahapon? Siguro oras na para ibahagi ko sa inyo na ang naging bahagi sa aking buhay. Kasi po nung 22 years po ako, na bago pa lang kami nagsasama ng aking asawa, nagparamdam na po sa akin ng Panginoon. May hangin pong malakas. At bago po pala yun, ako'y nagkasakit ng isang linggo, linagnat ako. At abang nakahiga ako isang umaga, ay may dumaan po sa aking hanging napakalakas. At dumapo sa aking katawan. Hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag. Ako'y nagsisigaw. At narinig ako ng aking asawa noon ay paalis na siya para magtrabaho. Niinimatay ako noon, bago ako inimatay, nakita ko ang si Jesucristo na naka-cross si Jesucristo sa aming dingding. At ako'y inimatay na noon. At hindi maintindihan ng aking mga kasambahay na kung bakit ako inimatay, ako'y matigas na matigas daw na parang kahoy na hindi ako mabuhat ng aking kabyak. Idadalin sana ako sa ospital, hindi naman niya ako mabuhat sa aking kabigatan. At tumawag siya ng mga kasamahan na lalaki, anim na tao na sila, hindi pa nila ako mabuhat. Hanggang mga ilang minuto, ako ay nagising na. At kinalong ako ng aking kabyak ng puso at tinupo sa isang upuan at kalong-kalong. At nagpulas po ang mga tao, ako'y pinanood. Ang sabi nila, ako ay may sakit dahil hindi ko nakatuluyan ang aking nobyo. Ang nakatuluyan ko nga ay yung ama ng aking mga anak. At ganun pa po, abang ako'y nakaupo, isa-isa ko silang pinagtuturo at saang may nagsasabing ako ay naloloka hanggang sa ituro ko yung isa na ikaw, linilihim mo pa na ikaw ay mag-boyfriend ni sa ganito sa ginang. Ikaw, bakit mo ako tinatawag na luka-luka samantalang hindi naman ako luka-luka? Sabi ko sa kanya, nagalisan po lahat ng mga tao at naiwan po kaming dalawang mag-asawa at dinala na po ako sa isang ospital. At ang sabi po ng doktor, ako ay may heart breakdown daw. At hindi pa rin mapakali ang aking asawa dahil isang linggo na akong tulala at parang nanghihina na ang kalooban ng aking kabiyak. Dinala ako at tumawag pala ng isang albularyo ang sabi sa akin, ang asawa mo'y walang sakit, ang sabi sa kanya. Siya ay may mission na hindi niya kaya. Magmula po noon, ang sabi sa akin nung manggagamot na yon, maglibang ka kapag ikaw ay may dumadatal sa inyong isipan, ang sabi sa akin. Ganon nga po ang aking ginawa yung payo ng isang manggagamot na yon. Hanggang sa nakalimutan ko na po ang pinagagawa sa akin ng Panginoon at hanggang sa nagidad ako ng 32 years at maraming pagsubok po na dumating sa akin, hindi ko po siya naalala na kinakalabit pala ako at 32 na naman, nag-50-50 na naman po ang aking buhay at siguro kinakalabit ako pero hindi ko maramdaman ang ibig sabihin noon. Dito ko lang po naramdaman na ang pagkalabit po pala sa atin ng Panginoon na kung tayo'y merong nararamdaman, tayo pala ay kanyang kinakalabit. Hindi ko po maramdaman noon, kundi dito ko lang po naramdaman yung ganung pangyayari sa buhay ko. At marami pong nangyari sa akin, siguro po, nakita na po ninyo yung anak ko na lumpo na dinala ko dito. At
Kaya po kahapon, siguro kung sino po ang mga nandito, ako ay iyak ng iyak at humahagulgol sa iyak dahil po sa aking pong pagninilay, ako ay mahal ng Diyos sapagkat ako ay mapalad, buhay ako hanggang ngayon. Ilang taon na ako, nasa 60 na mayigit, magsi-61 na ako, buhay pa ako hanggang ngayon. At isa ako sa mapalad na pinagpalad ng Panginoon dahil marami akong dinanas din ng mga sakit at aking nakakaligtasan. Nag-50-50 ako pero nandito pa rin ako sa inyong harap na buhay na buhay. At kaya ang sabi ko kahapon, Ama, walang utang na loob ko sa iyo. Ang dami kong dinanas na mga mahirap na karanasan pero nakakayanan ko. Ikaw pala, at kahit na namatay na maaga ang aking kabiyak, ikaw pala ang naging kabiyak ng puso ko nung buhat ng nawala ang aking kabiyak. Ikaw ang laging nakasubaybay sa aming magina na iniwan ng aking kabiyak. Tatlo silang lalaki at may isa pang anak ko lumpo. Ang kinaiiyak ko kahapon, napakawalang utang na loob ko dahil mahal na mahal niya ako. Pero hindi ko siya maalala noon ang pinagagawa niya sa akin. Hindi ko ginawa. Naging anak akong siya suwahin. Kaya yun ang kinaiiyak ko kahapon na humihingi ako ng kapatawaran dahil sa pagnilay-nilay ko, sa pagpunta ko rito sa dambanang ito at sa si Apo Konching, pag yun ang nagmiminsahe kamukha kahapon, ako'y naalala ko ang lahat ng mga miniminsahe niya ay natatamaan ng aking puso sapagkat dahil nga po sa mga naranasan kong hirap pero nakayanan ko, hindi ko po pala alam, nandyan lang po sa tabi ko at hindi ko siya napapansin na pinadadaman niya sa akin ang kanyang pagmamahal pero hindi ako makaramdam. Kaya ang sabi ko, Ama, patawarin mo ako sa hindi ko pagsunod na sa kagustuhan mo, hindi kita nasusundan ang mga yapak mo sapagkat ako ay walang pakiramdam noon. Pero ngayon, damandama ko siya sa aking katawan, puso at isip at kaluluwa, siya ay damandama ko. Kaya ako'y umahagulgul kahapon dahil humihingi ako ng kapatawaran sa mga walang utang na loob ko sa kanya. Lahat binigay niya sa akin. Hindi ako naghirap, hindi kami naggutom ng aking mga anak samantalang wala akong kabiyak ng puso. Lagi niyang, kapag ako'y nagdasal sa kanya, at alam niyang kailangan namin, hindi ko pa dinadasal sa kanya, binibigay na niya. Kaya nasasabi ko nga kahapon, Ama, ako ay walang utang na loob sa iyo. Ngayon ko nadama na ikaw pala ay nandito sa piling ko. Hindi kita maramdaman noon. Kung hindi pa kay Apo Konching, maraming salamat po Apo Konching. Sa iyong mga mensahe, ako'y nakadama. Binigyan ako ng Panginoon ng pandama para malaman ko ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa akin ay talagang kay buti ng Panginoon, kay dakila niya. Dahil po noon hindi ako nga makaramdam, ngayon nadamang-dama ko siya at nagpapasalamat ako kay Apo Konching. Maraming salamat po sa iyong mga mensahe na sa akin ay naramdaman ko ang presensya ng Panginoon magmula ako na ako ay nagpunta rito sa iyong dambana. Apo Konching, pasensya na po kayo sa aking kahapon kung masyado akong naging emosyonal. Nasira ko ang iyong kaarawan na naging emosyonal nung bandang huli. Kaysaya sana mapatawad mo rin ako at hindi ko sinasadya na ako ay maluha sa iyong mensahe, naramdaman ng aking puso na
damdam ako ang Panginoon kahapon. Maraming salamat po muli. Magandang umaga po sa hapong ito. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Tunay nga po ang lahat ay takda-takda kagaya ng tinuruan ko po kanina, no? Matagal na po o maluwat na kumakatok sa ating mga puso ang ating Panginoon. Subalit po dala ng ating mga kahinaan bilang pagkatao at mahina ang espiritu sa ating katauhan, hindi po natin nararamdaman at nadadama yon sapagkat nga po nananaig po ang ating pagkatao. Kaya mapalad po tayo na ibinahagi po ang banal na espiritu ng sagayon po anuman ang ating mga katanungan, anuman ang ating mga pagkukulang bilang sa espiritu ng apat kabanalan, nandiriyan siya para tayo ay punuan. At yung mga katanungan nga po ay nakakaroon ng katugunan. Ano po? Amen po ba yon? Kaya mapapalad po tayong lahat na inaalaya ng ating Panginoon. Mapalad ka, tita, at naisiwalat mo kung ano yung nararamdaman mo. Ano po? Sapagkat kung wala nga po ang pag-ahari ang Panginoon sa iyong katauhan, kayo po ba itatayo dito sa harapan? Hindi po. Ano po? Hindi pa po huli ang lahat. Ang ating pong Panginoon ay mapagpatawad, maunawain, mapagmahal, at tuwirang ang lahat po ay kanyang nililingap. Amen po ba? At kilala niya po ang bawat isa sa atin. Amen po ba yon? Kaya mapapalad po tayo sa tuwi na yon po ang inyong aalalahanin at iisipin ang sangayon. Kung medyo nalulungkot na po kayo, medyo nawawala na ng pag-asa, medyo nalulupaypay na, nangihina, nalulugmok na, nandyan po siya. Tawagin lamang po natin siya at hindi po kayo bibigo ng ating Ama kung tuwirang siya nga po ay ating tinatanggap, pinananaligan at sa tuwi na inaasahan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Gising pa po ba ang mga anak ng Diyos? Kung magkakayon, isa pa pong magbabahagi. Aking pong dinatawagan ang aking kapatid na si Marlene de la Cruz ng Bahay Pare. Atin pong palakpakan ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAP, lalo-lalo na sa mga pasyente at mga taga-sunod. Talaga po napakadakila ng Ama, sapagkat ako po'y tatlong araw niyang dinalisay, ngayon linggo lang po na to, subalit hindi niya po ako pinakitaan ng paghihina ng loob. Subalit ako po'y lumalaban, sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa kapangyarihan niya, na hindi niya po pa ibibigay sa akin yung pagsubok o pagdalisay na yon sa aking buhay kung ito po hindi ko makakaya. Nung Lunes po, nung oras po na makatapos po ng gawain, pag-uwi ko po ng bahay, uminom lang po ako ng kape. Tapos po, pagkainom ko po ng kape, ako po'y nahiga na. Bali po, nakatulog po ako. Pagising ko po, para po bang ang tiyan ko po ay punong-puno na hindi ko po malaman kung anong kadahilanan. Hindi naman po ako madumi, hindi naman po ako ano. Basta gusto ko pong dumighay, subalit hindi po ako madighay. Bali, hindi ko po pinaalam sa mga kasama ko sapagkat pagka nalaman po ng mga kasama ko, sila pa po ang unang nenervisin sa akin. Sabi ko po sa Ama, Ama, ikaw ang nakakabatid nito kung ano din nararamdaman ko sa tiyan ko. Kaya Ama, nananalig at nagtitiwala po ako sa iyo. Sa pamamagitan po ng tubig na mainit at sa kutsarang asukal ay gagaling na ako. Bali, ginawa ko po iyon. Habang hinihigo ko po yung tubig na iyon, nagdasal po ako ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na ang tubig po ito ay maging kagalingan po ng aking nararamdaman sa tiyan. Bali po, paghigo ko pong ganon, meron pong para siyang bumukol na, inanod po siya nung init. Bali, sabi ko, salamat po Ama, wala na po. Bali, wala na po. Pagdating na naman po ng alas 8, eto na naman po. Hindi ko na po maano yung katawan ko, namamanhid na po yung balakang ko sa sobrang sakit. Hanggang yung mga unan nga po, binibiling-biling ko na lang para doon ko na lang po dinadaan yung sakit dahil wala po akong mapagsabihan sapagkat natatakot po ako dahil baka po mauna pa sila sa akin dalhin ako sa ospital.
po, dumulog po ako sa Ama. Sabi ko, Ama, huwag po niyong pangunahin ang kalaban sapagkat alam ko po pag ang kalaban ang nanguna sa matatalo ko. Tapos po, ilanin na po sa isipan ko, sige anak, kasi po may langis po ako na may sampagita. Inanin niya po sa akin na haplusin ko daw po ng langis na may sampagita at yung chaplet po, ipinalagay niya po sa tiyan ko. Ginawa ko po iyon. Bali po nung magawa ko na po iyon, nakatulog na po ako. Bali, hindi na naman niya po ako umano. Inabukas po, naligo na po ako, bali po napunta po ako rito. Nung pagkatapos pong mag-joyful song, nagpahilot po ako kay kapatid na Lita, talaga pong hindi ko na po kaya, talagang napakasakit po. Sabi nga po ni kapatid na Lita, meron daw pong hangin ang tiyan ko. Sabi ko, Ama, huwag mo akong pababayaan, huwag mo akong paagaw sa tukso, sapagkat pag naagaw po ako ng tukso, baka ko ano mangyari sa akin. Hanggang nakaupo po ako din sa unahan, hanggang nagmemensahe po ang mahal na apo, paminsan po susumpong siya, hindi ko po alam kung ako'y mapasisiar o maano, subalit hindi ko po iyon pinapansin hanggang patuloy at patuloy pa rin po ako nakikinig ng mga mensahe ng mahal na apo sa pamamagitan po ng mga salita niya, paminsan po wawala. Subalit nung papauwi na po tayo, idinulog ko nga po sa mahal na apo, sabi niya po nga sa akin, may hangin daw nga po ang tiyan ko at may lamig. Pinainom niya lang po ako ng tatlong dahon-dahon. Bali po, uwi ko po ng bahay, naglaga na po ako. Pagkainom ko po na yon, pagkahigo ko pa lang po ng tatlong higop, wala na po ako naramdaman. Tsaka napakabuti po talaga ng Ama kapag nanalig at nagtiwala po lang tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na inihahatol sa ating dahon-dahon. Eto naman po, noong Merkulis na naman po, dinalisay na naman po niya ako sa aking anak. Nakabista po ako patungo rito na di ko ba maaga ang gawain. 11:30 pa lang po, pababa na po ako ng tahanan namin na nag-ring po ang aking cellphone. Sabi po ng teacher ng anak ko dito sa may bahay, pare, kasi po nagpabakuna sila, dalawang braso. Siguro po yung bata, ninenervyos, hindi niya po masabi sa nagbabakuna na ayaw niya. Subalit, sige pa rin po, patuloy pa rin po yung anak ko. Tumawag po sa akin ng guro. Ang sabi po ng guro, ang anak ko daw po ay nag-collapse at hinimatay, wala na daw pong makita. Nung tawagan po ako ng guro, nakasakay na po sa ambulansya ang aking anak. Po, hindi ko malaman kung saan ako pupunta, kung dito o sa ospital. Sabi ko, Ama, nagbibihis po ako, Ama, ikaw po ang maghari at manguna sa akin. Huwag mo po ako panaigin sa hindi maganda. Bali po, sumama muna po ako doon sa anak ko sa ospital na nang nakita ko po siya ay nakasakay na sa ambulansya. Di po ba, pag nakita nating nakasakay na sa ambulansya ang ating isang anak, manghihina po tayo. Subalit po ako, hindi po. Nagmamasdan ko po yung tatlo kong kasama. Sila pa po ang hinanghina sa akin. Subalit ako po ay nakatitig lang sa kanila. Hindi na po nila alam na dumudulog po ako sa Ama. Sabi ko, Ama, ikaw po ang maghari at manguna sa anak ko ito, sapagkat siguro ang naramdaman po ng anak ko ay sobrang nervyos dahil isa pa po pala, nahaluan pa po ng balis. Kaya nakahalo po ang nervyos at balis, lalo pong naano ang anak ko, kaya po nawalan po siya ng paningin. Talaga pong nawalan po siya ng kulay, nangitig na po yung buong katawan niya, kaya po natakot po ang mga teacher dito sa bahay pari, kaya po oras na yon itinakbo siya sa San Luis. Subalit, pagdating pa lang po sa mangga, tinignan ko po yung aking anak, wala na po siyang nararamdaman, nakadilat na po siya, kaya ang sabi po nung mga kasama ko, ano, ayos ka na ba? Sabi niya, opo. Kaya lang sabi nung mga kasama ko, diba, ituloy na po natin sa ospital para malaman daw po kung ano yung kadahilanan bakit nag-collapse yung bata. Baka rodo po doon sa gamot na isinaksak sa dalawang braso. Subalit pagdating po sa San Luis, wala lang po, para lang po nagdahilan na sabi niyang doktor, wala na yan anak, sige umuwi ka na. Di po ba kalibuti ng Ama, hindi niya po ako pinababayaan sa araw-araw na kahit man po kung ano man po yung pagsubok na ibinigay niya
sa akin, hindi po ako bumibitaw sa kanya sapagkat nananalig, nagtitiwala po akong ganap sa kanya na ang lahat ng ito ay siya ang may kaparaanan para lalo pa niyo po akong matingnan kung gaano na po ako katatag, kung gaano na po ako kalakas sa mga pagdalisay na ibinibigay niya sa akin sa araw-araw. Kaya Ama, walang hanggang papurit pa sa salamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo sa araw-araw ng aking buhay. Subalit hindi mo po ako pinababayaan sa pamamagitan po ng banal na espiritu, sa Apo Kunching na araw-araw na nagbibigay ng magagandang mensahe sa bawat mga anak niyang nalulukmok sa mga pasanin sa buhay. Sapagkat kapag ang Ama ang iyong tinanggap, isinabuhay, isinaisip at isinapuso, walang-wala ang mga pagsubok na dumadating sa buhay mo, bagkos siya ang magbibigay ng kaparaanan, magbibigay ng katuparan kung ano ang nararapat mong gawin para ikaw ay hindi maligaw sa tamang landas at mataha ka sa kanyang lanasing matuwid. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tunay nga pong, sino nga po ba hindi na dinadalisay? Ano po? Lalo tigit yung pong malapit na po yung oras ng pagpunta dito na napagninilayan niyo po ba yun? Napakarami pong balakid, ano po? Minsan merong sasakit sa'yo, minsan yung makakasama mo sa bahay, para po bang palagi kang pinipigilan? Amen po? Subalit, mas malakas ang ating Panginoon, kaya po kayang lahat ay nakakaparito. Amen po ba? Kung tuwir ang pinananaig po siya sa ating katauhan, ay tuwiran nga po siya magtatagumpay. Ano po? Subalit, kung magpapatalo po tayo, eh nanalo po ang kalaban. Amen po ba yun? Kaya sa tuwi na ipaglaban po natin siya, nang sa gayon, sa tuwi na po ang kalooban niya ang siyang maghari. Siya naman po magbibigay ng lakas ng loob sa atin, ano po? Ng tibay at ng katatagan. Amen po ba yun? At upang aliwin naman po tayo sa mga sandaling ito, para nang sa gayon, kung medyo inaantok na tayo, ay magising ating pong namnamin ang bawat kataga ng nilalaman ng kanyang awitin. Aking pong dinatawagan ng aking kapatid na Ellie para po tayo alayan ng isang awitin. Ating pong palakpakan ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Bago po ako mag-alay ng isang munting awitin, magpapahayag lamang po ako ng isang konting pahayag. Noong pong Lunes, kami po ay muli pong dinalisay ng Panginoon. Yung pong asawa ko po siguro nakikita niyo po dito yung nakakuan po ang kamay na ganito. Nandupilas po siya. Ang kaba ko po, baka po ako nabali ang kamay. Ngayon po, nung magpunta po kami dito kay Apo, madilim pa po. Hindi po namin inabutan si Apo dito. Nung kwan po, tinawagan po namin siya at andun daw po siya sa mga manugang niya. Ang pinuntahan po namin si Apo, ang sabi po ni Apo sa amin, nung makita po niya yung kamay ng misis ko, hindi naman daw po bali. Kaya isang papulit pa sa salamat po sa Panginoon na sa kabila po ng pagdalisay niya sa amin, hindi po niya kami pinababayaan. Kaya nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Apo. Apo, salamat po sa patnubay at lakas ng kalooban na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Kayo po ang nagpapatatag sa amin sa mga pagdadalisay na dumarating sa aming buhay. Yun lang po at maraming salamat. That's all I want, love.
love me with all of your heart or not at all. Just promise me this, but you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart, or not at all, but just promise me that you give me love now. Love me always as you love me from the start with every beat of your heart. Love me with all of your heart, it's all I want, love. Love me with all of your heart, nothing at all. Just promise me this, but you give me love never. Love me always as you love me from the start with every beat of your heart. Huwag po kayo mahiya. Ano po? Huwag po kayo sa amin mahiya. Yun po ay kalugod-lugod sa Ama kahit ano po yung handog ninyo. Kaya po wala po kayong dapat ikahiya. Meron pa pong isang gustong mag-alay ng isang awitin sapagkat dapat po ay kahapon pa niya awitin ito. Kaya binibigyan po namin ang pagkakataong ating tatay na Magno upang alayan ng ating mahal na apo ng isang awitin. Magandang umaga po sa tanghali nito. Ako po ay mag-aalay ng awit para sa ating Divine Mercy at sa katawan po ng ating Apo na kinalugdan. At sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na yung mga may karamdaman, tagasunod, at sa ating mga kapatid na alagad. Choir. 1, 2, 3, cup! Para po sa ating lahat. Eka nga po eh. Kahit po nahuli, mayahabol pa rin. Ito pong awit nito ay para sa ating Apo Kunsing sa kanyang kaarawan. Ang pamagat po ng aking awitin ay Happy Happy Birthday, Apo Kunsing. Tara na tayo na lahat sama-sama, samahay dalanginan magkaisa. Tayo'y manalangin sa puong lumikha, kapahiyapaan ng bansa. Ang siyang kabunyian, sugo ng may kapal, simula noon at magpakailanman. Sa kasalukuyan, haplos kagalingan, Apo Kunsing kasagutan. Sasamahan kita, di ka nag-isa,
buong pusong handog ko ay musika. Sa iyong kaarawan, tuwa at ligaya, ngayon ay aawitan ka. Happy, happy birthday sa'yo, Apo Kunsing, kami pong lahat ay dumadalangin. Naway marami pang birthday mong darating, buhay mo ay babaeng. Happy, happy birthday sa'yong kaarawan, ang mga anghel sa'yo'y nagdiriwang. Ang alon sa dagat ay nagsasayawan, handog sa'yong kagalakan. Tayo po lahat. Happy, happy birthday sa'yo, Apo Kunsing, kami pong lahat ay dumadadangin. Naway marami pang birthday mong darating, buhay mo ay babaeng. Happy, happy birthday sa iyong kaarawan, ang mga anghel sa iyo'y nagdiriwang. Ang alon sa dagat ay nagsasayawan, handog sa iyo'y kagalakan. Salamat po. Sige pa. Salamat po. Sino may sabi mo? Ang awitin ko pong ito ay dati ko na pong kinakanta rito. Subalit ito po ang pinadadama sa akin upang ialay ko muli sa ating Panginoong Diyos, sa Apo Kunsing na kinalugdan at sa ating lahat. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan, sa Diyos nating buhay, Jesus, tunay kang patnubay. Sa piling mo'y taglay, tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala, buhay ko'y sumisigla, damdamin wagas sa aking diwa, banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso, ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Salamat po. Tatang binitin, ano po? Inagising po tayo, ano po? Tanay po nagagalak sa ating Panginoon ang bawat handog ng kanyang mga anak. Amen po ba? At tunay nga pong buhay ang Panginoon sapagkat kanina medyo malulungkot po ang mga nagbahagi. Subalit nandyan si Tatay Magno para po tayo aliwin at gisingin. Amen po ba? Maraming salamat po tayo sa inyong pag-awit. At ngayon naman po ay aking tinatawagan na aming Mother of the House upang muli po ay magbahagi sa ating lahat. Atin pong palakpakan ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ay patuloy namin nararamdaman na sa dako mong banalik ay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunsing na sa amin ay iyong ibinigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
kahapon lang, ang daming tao, ano po? Subalit, ang pasubali nga ng Ama, ngayon man, marami pa rin, sapagkat tayo po ay hindi nawala. May handog po ang ating banal na espiritu. Ibibigay po sa atin. Ayun, no, naka-plastic po yun, no? Kaya mapalad po yung naririto. Sigurado, may himalang ibibigay ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nagpumiglas ang aking puso sa pagbabahagi upang pasalamatan po kayong lahat na naririto po kahapon sa pagpaanyaya at sa pagtupad sa paanyaya ng ating Panginoon sa karawan ng ating mahal na Apo Kunching. Mapalad po siya. Alam niyo po kahapon, pinagmamasdan po namin kayo. Hindi po ganyan ang itsura niyo. Amen po ba yun? Napakaganda niyo pong babae. Boy po ba ang Diyos? Opo. Kaya nung tinuruan po ng mahal na Apo na salamat, mahal na ina, napakaputi po niyo. Doon po, nakikita niyo po yun. Gusto ko lang pong patutuhanan na iba po yung itsura niyo kahapon, hindi ganyan. Napakaputi po ng kanyang mukha sapagkat tinuruan po niya. Galing pa ako sa malayong lugar upang batiin ka sa dakong ito. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakaganda po ng kanyang mukha at nung sulong, sabi ng mahal na Apo, sa pamagitan ng banal na Espiritu, humayo ka na at bumalik na po kayo sa mukha niyo ngayon. Hanggang ngayon, maganda pa rin pa naman po kayo. Boy po ba ang Diyos? Patunay lang po ng ating Panginoon na kapag dumatal po siya, sadya pong walang makalilirip. Amen po ba yun? Totoo po yun, sapagkat sa bawat araw, sa bawat oras, sabi ko nga po, ang karawan ng ating mahal na Apo ay parang anibersaryo na po. Amen? At talaga pong, sabi ko nga sa aking sarili, Ama, kakaiba itong pinakikita mo na ito. Sa susunod na kaarawan, kailangan paghandaan na parang anibersaryo po. Buhay mo ba ang Diyos? At kahapon po, ginais ko lang po isiwalat sa inyo habang pinagmamasdan ko po ang ating mahal na Apo Kunching, hindi po ako umiiyak dahil may lumbay ako. Alam niyo po, ang pinandama po sa akin, mga alagad, kung narinig niyo po yung bahagi. Habang pinagmamasdan ko po siya sa kanyang upuan, pinadama sa akin ng Ama yung pagka-inosente niya bilang pagkatao, kung paano siyang ginagamit ng ating Panginoon. Habang tinititigan po niya ako, yung mata po niya ay tumatago sa aking kalamnan mula ulo hanggang talampakan na para akong malulusaw. Nakatitig po siya sa akin in behalf ng mga alagad po kahapon. Kaya yun po yung nasambit ko na pagbati sa kanya para patutuhanan na kung wala nga isang Apo Kunching na ginamit para sa aming lahat na tinipon sa dakong ito bilang mga alagad, sadya pong hindi namin alam kung nasaan kami. Baka isa na rin po kami sa mga taong-tao na sa liwasang daan, hindi alam kung saan patutungo. At kahapon po, nung habang pinagmamasdan ko po siya, ibinahagi ko po ito sa inyo para maramdaman niyo rin po yung damdamin na bakit nga ba napupulaan pa ng tao, bakit nga ba marami pang tanong ang tao, samantalang itong may katawan ay hindi niya ginusto kung anong kanyang tinanggap sa Diyos. Amen po ba yun? Kundi ang Diyos ang pumili na pinadama po niya sa puso ko. Kaya sabi ko po, kami po ang nakababatid bilang mga alagad kung ano po yung tinanggap namin sa dakong ito. Kaya nasasaktan po kami pag may naririnig na galing sa iba. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa madaling salita po, talaga po sabi ko nga po, kahapon po, rush po kami. Subalit, pinatutunahan muli ng Ama na hindi po kami napagal. Lalo na po ako, hindi po ako napagal. Wala po akong naramdaman sa katawan ko na pabalik-balik na ganoon, paganyan-ganyan. O hindi po ako napagal. At kagabi po bago matulog, pinuspos po ng banal na espiritu, dumulog. At alas dos, gising na, dumulog pa rin po hanggang ngayon. Kaya masiglang-masigla ang katawan sa maraming ginampanan, patunay lamang ng Ama na hindi ikaw bilang katauhan ang gumaganap kapag pinili ka niya. Buhay po bang Diyos? Sa madaling salita, mga kapatid, ito lang po yung nais ko pong ipahiwatig po sa inyo. Yung pagkakataong ito na ibinibigay ng ating Panginoon para makilala po siyang lubos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, samantalahin niyo na po na kung naramdaman niyo na po sa puso niyo, hindi ko po kayo tinuturuan, ibinibigay ko lang po sa inyo yung tip. Sapagkat yun po ang aking sekreto at yun po ang sekreto ng mga alagad at caps. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang pasubalingan ng ating Ama, anak, wala kang kamalayan kung paano akong tumutupad sa inyong mga katauhan. Na kung inyong nanamnamin bilang pagkatao, maaaring ngayon ay pagal ang katawan mo at maaaring nakatulog ka pa sa ganitong oras.
Subalit wala ngang pagal na katawan na pinatutuhanan ng Ama na kapag ikaw pala'y tumupad sa Kanya, ang Kanyang Espiritu ang gaganap sa iyo. Buhay pa ang Diyos! At hindi lang po yun, mga kapatid, sadya pong napakadakila ng ating dakilang Ama, sapagkat sa bawat araw ng pagtupad sa dakong ito, doon ko po naramdaman ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Nasabi ko nga po sa inyo, tuwing may nararamdaman ako sa puso ko na nakikipagnigang Banal na Espiritu, ayaw ko po itong gawing lihim na sa akin lang. Kaya ko isinisiwalat sa inyo, sa oras man na ito, hindi nyo ako paniwalaan, subalit patutuhanan ng Ama mismo sa sarili mo kung gagawin mo ang pakikipagtotoo sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat araw, maaaring makita mo lang ang mukha na haggard sapagkat pagod. Subalit sa lakas na ibinibigay ng ating Panginoon, Siya po talaga yung tumutupad at gumaganap. Kaya mga kapatid, kung kayo man po ay may karamdaman, mayroon man po kayong suliranin, o dili kaya dinadala sa inyong mga katawan, kung ano man po yung nais nyo pong ipahiwatig sa ating Panginoon, ito lang po yung tip na ibibigay ko sa inyo. Magtapat po kayo sa Kanya. Huwag nyo pong pahintulutan na kahit sabihin natin na batid ng Ama't nalilirip Niya, ang ating Panginoon ay napakapagparaya. Hindi po Siya kagaya ng tao na i-overtake Kanya. Binibigyan pa rin ang pagkakataon ng Diyos, ikaw mismo, na magtapat sa Kanya para maiangkop mo ang puso mo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat sa tuwing dumaratal po ang ganong pangyayari, na sa bawat araw na pakikipagnig sa ating Panginoon, mararamdaman mo talaga sa puso mo na andyan lang Siya sa harap. Umaapuhap, nagmamahal, at bumubulong sa isip mo na, anak, hindi kita pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kapag ikaw tao, ito ang mapanghawakan mo sa puso mo, ang tinig ng Ama na kumakalinga at lumilingap sa'yo, wala ka ng takot na makibaka sa buhay. At sa iyong paghakbang, hindi ka mapapagal. Ano man ang iyong pagdaraanan, isa-isang iglap, maaari niyang ipahintulot na andoon ka na sa Kanyang harapan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po yung mga hiwaga ng Panginoon na hindi nabibigyan tuon ng tao. Amen? Sapagkat ang mga tao, naroon po ang isip nila, ang laman ng puso nila, na ang pagpapala ng Diyos ay sa material lang. Amen? Subalit, kung ganitong mga maliliit na bagay na wala kang makikita kahit na anong material, subalit sa katawan mo'y nararamdaman kung paano kang linilingap ng ating Panginoon, ito po yung pahalagahan natin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, hindi maaaring mawala ang pangalan ni Apo Kunching sa bawat pagpapatutuo. Sapagkat kami mismo mga alagad, hindi namin ito makakamtan kung walang isang Apo Kunching na ginamit sa amin para maging susi ng aming diwa at susi ng aming puso na sarado. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, kung paano yung kaukulan na ang pasubalingan ng Ama, ginamitan ko na kayo ng nilalang sa pamamagitan ni Constantia. At pagdakay nabuksan ko ng isip diwa nyo, maging ang puso nyo, ikaw mismo may katawan, ikaw na mismo maggalugad kung ano yung gusto ipasilay sa iyo ng Diyos. At doon sa pagbukas niya na yon, at ikaw ang gumalugad, marami ka pang matutuklasan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam nyo po, ang pagbabahagi ito ay maaaring sambitin ng ilan na word. Subalit ito yung katotohanan, mga kapatid. Naroon po yung parang tumikim ka ng pagkain na kapag nalasahan mo, maaari mong kausapin yung nagluto at alamin mo yung putahe, kung anong uri yon at ano yung sangkap. Subalit may mga sangkap din na kung hindi mo kaya na bilhin yung sangkap na yon, may mga alternative na pwede mong gawing sangkap upang maparing parehas ang lasa. Buhay mo ba ang Diyos? At yan po, ang naramdaman ko po sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na kahapon po, at kung inyo pong pinagnilayan, ang pagdatan ng dakilang Ama sa Kanyang katauhan, sakto alas tres. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa kabila na ang Banal na Espiritu ay hindi naman po lumilisan kailanman sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kahit nagsasambit po siya na ibibigay bilang pagkatao, na ang Espiritu ay nasa katawan pa rin niya. Subalit ang pahayag ng Ama, saktong alas tres nung inilabas po niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakadakila po, mga kapatid. Kaya nung habang nakaupo po siya, sabi po ni kapatid na Pearl, ba't hindi ka lumapit na nag-kiss
sa mahal na apo, kinuhanan sana kita ng picture. Alam niyo po, pag mga ganun damdamin ang nararamdaman ko, nahihiya po akong lumapit sapagkat alam ko makasalanan ako. Boy, humangyos! Eme po ba yun? Kaya kagahapon, hindi ko pumapigil ang aking luha. Gawa ng yung pagka-inosente ng kanyang mukha, ay nakita ko na ang pasubali ng ama-anak, pagmasdan mo ang kapatid mo bilang apo kunching ito. Ang kainosentehan ng kanyang mukha sa bawat gampan na ginagampanan dahil siya ang ama ang gumaganap sa kanyang katauhan. Ano nga ba, bakit nagagawa pa ng tao na magbigay ng salita na kasasakit? Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Lumalim pa po tayo. Samantalang ang ating mahal na apo kunching ang ginamit sa atin ng ating Panginoon upang mabuksan at malinisan ang ating diwa at puso. Lumalim pa po tayo sa Panginoon at mararamdaman niyo po, maisasalansa ng Ama ang lahat ng gusto niya sa puso't isip niyo upang maramdaman niyo kung gaano siya kagalak na kasama. Kaya sa bawat araw, sa bawat oras, sa japong wagalang pagal na katawan na mararamdaman, kundi tutupad ka na lang ng tutupad sapagkat batid mo. Hindi ikaw bilang pagkataong gumaganap, kundi ang dakilang Ama na nagpahiram niya yung buhay. Sa pangalan ng Kristo, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ang Ama'y buhay sa dakong ito. Muli, magandang umaga at maraming salamat.